Magandang araw! Welcome back to my channel. This is Maestro Joey. At sa videong ito ay ibabahagi ko sa inyo ang mga proseso at requirements para makapag-apply sa Deped bilang Teacher 1. Alam ko po kaya ka nandito sa videong ito dahil isa ka sa mga aplikante at umaasa na makapasok sa Deped balang araw. Hindi lingid sa aking kaalaman na hindi ganun kadali ang mag-apply at makapasok sa DepEd dahil ito ay kinakailangang paglaanan ng oras, effort, pera para makomply ang mga kinakailangan requirements. So, wag na natin patagalin pa, atin na pong simulan. For the application requirements, you have to comply the following. The first one is the letter of intent or application letter. Kapag tayo ay gagawa ng application letter, hindi naman po kailangan na sobrang haba. Sapat na po na mailagay natin yung mga mahahalagang detalye. Sunod po, CSC Form 212 Revised 2017 and two copies with the latest 2x2 ID picture. O ito yung mas kilala nating PDS o Personal Data Sheets. Ito yung napakarami nating sasagutan tungkol sa ating mga information. Tandaan po, huwag kakaligtaan na sagutan ang mga kinakailangang sagutan. Kung wala naman po, huwag kakalimutan lagyan ng NA or not applicable. For the soft copy, ilalagay ko po sa comment section ng videong ito. Sunod po, Certified Photocopy of PRC ID, Certified Photocopy of PRC Certificate of Passing, Certified Photocopy of LET Rating. Obviously naman po, ang mga requirements na ito ay makukuha po natin sa PRC. Tips ko lamang po, after po ng oath-taking po natin, ay siguraduhing mag-request na po tayo ng mga requirements na ito. Dahil hindi po agad-agad nakukuha to, it takes 2 to 3 weeks bago ma-release. At tandaan po ha, kumuha po as early as possible. Sunod po, certified copy of transcript of records with remarks for application. Tandaan po natin na kapag kukuha po tayo ng TOR, huwag po natin kakalimutan na palagyan ng remarks na for application. Kalakip po nito sa pagkuha ng ating TOR ay ang Certified Copy of General Weighted Average. So, dito po nakakita po kung ano yung average galing sa ating TOR. So, obviously naman po, ang mga requirements na ito ay makukuha po sa school kung saan po tayo nag-aral ng college o kaya yung graduate studies po natin. Alright, sunod po ang Certificate of Employment. So, obviously naman po, ang magpapasa lang nito ay yung may mga teaching experience po. So, may mga pagkakataon po na hindi po agad-agad na ibibigay ng school ang ating COE. So, ang gagawin po natin ay pwede po tayong mag-present ng justification po o kaya'y o patunay na kung saan nagtrabaho po tayo sa school na yan in that certain period of time. So, minsan may mga cases po na ang ginagawa ng ibang aplikante po ay pinapasa po nila ang kanilang mga ID noong mga panahon na nagtatrabaho sila sa school na yan. So, may nakasama po kung ganyan o kahit paano ay naibigay naman yung points na nararapat sa kanya. So, may mga ano rin po, maliban po sa school, meron po tayong sinasabing ESL teacher. Ito yung mga online English teacher na kung saan ay related naman po sa teaching yung experience na yon. Try lang po natin na ipasa yung COE po, malay po natin ay mabigyan ng karampatang points po. Sunod po ay Certificate of Specialized Training o ito yung mas kilala nating TESDA o yung in-situ, in-C3. So usually po kapag ang TESDA mo ay in-situ or in-C3 na po, automatic na po siya 10 points. Pero hindi po lahat ng division office ay agad-agad 10 points. Minsan po kinakailangan mo ng i-demo para maging 10 points po. Ganito po kasi yon. Minsan pag magpasa ka ng certificate mo ng TESDA ay 5 points muna siya automatic po. Pero para maging 10 points po siya, kailangan mo po siyang i-demo. So, mahalaga po na yung TESDA mo ay alam mo. Para kapag i-demo mo po siya, ay hindi ka mahihirapan. Alright? Minsan po, kapag wala naman po tayong TESDA training po, o diba minsan kapag tayo nasa private school, o may mga seminars tayong dinadaluhan. So, tandaan po natin, pwede po maging pasok o kahalili o kapalit sa training na TESDA ang ating mga seminars pag ito ay
tatlong araw pataas. Kapag isang araw, dalawang araw, minsan hindi po nila kinukonsider yon. Hanggat maaari, tatlong araw pataas at pagsama-sama lahat ng mga oras, iko-compute po yun at may conversion po kung ilang points ang inyong makukuha. Minsan, kapag may TESDA ka na at may seminar ka na, minsan, hindi na pinapansin yung seminar. Sapat na po ang may TESDA ka. Alright? Ang sunod po, certified copy of the voter's ID and or any proof of residency as deemed acceptable by the school screening committee. Alright, in my case po, ang pinasa ko po dito ay barangay clearance na kung saan nakasaad, naka-indicate doon ang lugar o patunay na doon ako nakatira sa lugar na yon. Pero kung may voter's ID ka naman po sa lugar na yon, sapat na yon kahit hindi mo na kailangan kumuha ng barangay clearance. Alright, sunod po ay NBI clearance. Alright, obviously naman po kung saan ito makukuha sa NBI po. Sa tandaan po natin, ang pagkuha ng NBI ngayon ay kinakailangan na po ng appointment po. Pero kung renew na lang po kayo, pwede nyo po dalhin yung luma nyo pong NBI at diretso na po kayo sa NBI. Alright? At ang panghuli po ay omnibus certification of authenticity and veracity of all documents submitted, signed by the applicant. Alright, way back when I was an applicant, isa ito sa mga katanungan ko. Sabi ko, ano ba to? Ngayon ko lang to narinig. Alright, then nalaman ko na makukuha pala ang omnibus na ito ay sa attorney po. Right? Ito po yung sinasabi o mas kilala nating notaryo. Ayan, di ba? Mas familiar na po. Ibig sabihin po, ipapanotaryo po natin lahat ng ating mga requirements na patunay na legit yung mga requirements natin at hindi galing sa rekto. Right? So, tip ko lang po, nung time kasi nung ako po nagpa-notaryo ay pumunta po ako sa PAW o sa Public Attorney Office po dahil dun po, free po yun. Ibig sabihin, wala akong binayaran doon. Dahil ang mga teachers po ay free po magpanotaryo sa PAO. Alright? Okay, yun po ang mga requirements na kinakailangan natin i-comply bago ipasa sa school screening committee po. Tandaan po natin na bago natin ipasa, siguraduhin po natin na na-comply po natin lahat yon para hindi po tayo pabalik-balik. Alright, ngayon naman po tayo na po ay dumako sa proseso kung paano nga ba mag-apply sa DepEd. Alam ko isa ito sa mga stressful stage. Kahit ako po, hindi pa ako nag-start, sabi ko paano ko ba sisimulan, ano nga ba yung mga proseso na gagawin ko, wala akong idea. Alright, so ngayon po ibabahagi ko sa inyo ang mga proseso na dapat gawin kapag mag-a-apply sa DepEd. Una po ay hintayin ang announcement of vacancies po. Siyempre po, paano mo malalaman kung nag-post na po o available na po o start na po ang applyan ng Teacher 1? Una po natin gagawin ay i-follow po natin ang Facebook page po ng Division Office na kung saan doon kayo mag-a-apply. Siyempre po, kapag applyan na po, magpo-post po ang Division Office ng memo na kung saan pwede na pong mag-apply o magpasa ng mga pertinent papers. Alright? Yun. Pag nalaman na natin na start na yung applyan, sunod natin gawin ay submission of pertinent papers to the school committee po. Alright? Tulad ng sinabi ko kanina, na kapag tapos, pag nalaman na po natin na ongoing na ang pasahan, ay ipasa na po natin ang mga requirements na kinakailangan o yung mga nabanggit ko sa taas. Ipasa na po natin sa school kung saan po natin gustong mag-apply o sa school na pinakamalapit sa atin. Alright, sunod po. Verification and validation of documents submitted. Alright, so after po natin magpasa, ang gagawin po ng school na pinasahan natin ay be-verify po nila o i-validate kung ang lahat ng requirements natin ay legit or qualified o pasok ka ba bilang aplikante for Teacher 1. Pagkatapos po na evaluate, alam naman nilang pasok ka na, dadako na po sa evaluation and selection of qualified applicants. So, ang una po is demo teaching. Ang demo teaching po is usually po nangyayari ito sa school kung saan ka po nagpasa ng inyong pertinent papers. So, mahalaga po na bago dumating yung time na to, nakapaghanda ka na para sa demo teaching mo po. Yun po, minsan po may mga division office na kung saan ang demo po ay
ay mismo na po sa division office. Pero in my case po, sa school po kung saan ako nagpasa ng aking pertinent papers. Resunod po yung interview po, ayun, tulad ng sinabi ko, may mga division office na doon na po yung demo at kasunod na po nun ay interview agad. Pero in my case, magkahiwalay po, demo ko po sa school, interview ko po sa division office. Ang interview po usually po yung setup po nito ay panel po. O minsan, halimbawa, limang panelist po at sampu kayo sabay-sabay. So, ang nangyari, ganun ang nangyari sa akin. Limang panelist po at saka sampu kami ng mga applicant na sabay-sabay. So, para hindi ka masyadong ma-pressure o hindi ka masyadong ma-stress sa pagmalakas ang sagot ng mga kasamahan mo, uunahan mo na silang sagutan. Ibig sabihin, pag magtanong, raise hand and sumagot na po para hindi ka na ma-pressure sa mga sagot ng mga kasama mo. In my case po, isa tinanong sa akin ang Deped mission, vision, and core values po. Siyempre, di ba, dapat naman po, dapat isaulo po natin ang vision at mission ng school, or ng Deped rather. Siyempre, di ba, papasok tayo sa gubya, sa agency na yan, na hindi natin alam yung vision, mission. Dapat po natin alamin, isaulo, at hindi lang po isaulo, unawain po natin kung ano nga ba iyon. Alright, sunod po, patapos na sa demo, tapos na sa interview, o dadako na po sa English Proficiency Test, o yung sinasabing EPT. Alright, dito po sa EPT, minsan dito po nagkakatalo-talo. Dahil minsan kahit sobrang taas ng teaching experience mo po, pag mababa ka sa EPT mo po, minsan doon po nahihila yung score mo. Alright, dito po, para magkaroon kayo ng mataas na score, panoorin lang po yung mga video ko para sa EPT reviewers. Ayun, sure po ako na tataas yung score nyo po sa EPT. Actually, ito po talaga yung sumalba sa akin kasi wala naman po akong teaching experience. So, since na mataas ako sa EPT ko, nahugot ko po yung score ko pataas. Alright? So, manood lang po ng mga reviewers sa aking YouTube channel para sa EPT reviewer po. Sunod po, pagtapos ka na sa mga proseso na yon, ay ipopost na po nila yung list ng registered qualified applicants po. Ito na po yung kapag ikaw ay nakaabot sa 70 point pataas po, 70 points pataas. O yan, ipopost na po nila yung ranking. Kung sino ba yung rank 1, kung pang ilan ka ba doon po. Makikita na po natin kung ilang points ang nakuha mo. Ibig sabihin, pag wala ka sa list na to, hindi mo naabot yung points na 70. Yan po. Ito na po yung point na, yung stage na maghihintay ka na ng item. Ito na po yung kailangan ng backer. Diba? Palakasan para makuha agad yung mga available na item. Pero ako po, nakapakapalit ko po sapagkat dito po sa Division of Quezon City po ay walang politika. Kahit nasa dulo, kahit anak ka pa ng mayor, kapag nasa dulo ka, nasa dulo ka. Alright? Sunod po, kapag kayo ay nasa RQA na, ang hihintayin na lang po ninyo ang appointment po. Na kung saan, doon kayo ma-assign. O, ito yung assignment nyo na po. Ito yung napakasarap sa feeling po. Bunga lahat ng ating pagpapagod. Hihintayin po natin yung appointment o yung item natin kung saan ba tayo ma-assign na school. Alright? So, yun po ang ilang mga proseso na dapat natin tandaan. Pero bago po yan, may ilang tips po ako para mas maging smooth, mas maging magaan ang proseso ng ating pag-a-apply. So, prepare all those requirements prior to recruitment period. So, tayo dapat maging proactive tayo. So, alam naman natin na papasaan pa ay mag-a-apply tayo, diba? So, bago dumating yung recruitment period, dapat po na-prepare na po natin lahat ng mga requirements na nabanggit ko sa taas para kapag mag-post na si division office, nakahanda na po, pagpasa na lang po natin. So, usually, ang ginagawa po ay kailangan mag-prepare ng dalawang folder o tatlo. In my case, nag-prepare po ako ng dalawang copy. Yung isa para sa school, yung isa para sa division office. Alright? Tandaan po ha, ihanda ang mga requirements bago pa man mag-post ang division office. Sunod po, practice your lesson. Ayun, napakahalaga po nito. Na bago ka sumalang sa demo teaching, ay paghandaan mo na yung lesson na gagawin mo. From the lesson plan, instructional material. Ibigay mo na yung the best mo. Ihanda ang pangmalakas ang instructional material. Kasi ito yung
basis nila para ibigay yung points na nararapat para sa'yo. Gawin mo na ang lahat, lakasan yung loob, magsanay, para kapag humarap ka sa mga mag-o-observe sa'yo ay sisiyaw na lang. Baga, normal na lang, wala nang gaanong kaba. Sunod po, review EPT or English Proficiency Test. Tulad ng sinabi ko, manood ng mga videos para sa mga reviewer ng EPT sa aking channel. Marami po yan, legit po yan. Sure na tataas yung score niya sa EPT. Sunod po, practice interview po. Alright, so dito po, hindi naman po kailangan na isaulo mo yung masasabihin mo. Magsanay ka lang po ng setup ng interview po para pagdating ng interview po, maging normal na lang po. I-anticipate mo yung ilang mga katanungan. Subukan mong gumawa ng idea para sa mga tanong na yon. At tulad ng sinabi ko, subukan mong isaulo ang vision, mission and core values ng DepEd. Yan, intindihin mo at unawain mo para kahit paano ay pwede mo siya masigwe kapag sasagot ka ng ilang mga situational question kapag interview na po. Yun po, tandaan po ang mga tips na yan para mas maging magaan ang proseso ng ating pag-a-apply sa DepEd. Alright, ngayon pa lamang po ay binabati ko na kayo. Congratulations in advance. Alam ko po na lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo ninyo ay magbubunga. Huwag rin po natin kakalimutan, mag-pray, magtiwala sa Diyos, gawin lahat ng ating makakaya. Baga sa ano, give your best shot. Minsan lang mangyari yon. Dapat gawin mo na lahat ng makakaya mo. Alright, alam ko na lahat darating ang araw ay makakantin din po natin ang inaasam ninyong makapasok sa DepEd. Kaya ngayon pa lang, advance, welcome to DepEd family. Ngayon pa lang, wini-welcome ko na kayo na makakasama ko na kayo bilang empleyado ng DepEd. Alright, kung madapa, bangon, laban ulit. Subok lang ng subok. Gawin ang lahat ng makakaya. Alright, so kung nagustuhan nyo po yung video na to, kung nakatulong po sa inyo, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. O, paano ba yan? Hanggang sa muli, paalam!